A pleasant day to all of you, my dear teachers of MBS Isyo Senior High School Unit 1. As your principal, I would like to convey my thanks for all the efforts and sacrifices that you have done for our students. You know that I highly believe in the nobility of the teaching profession. We had so many great teachers in our history like our Lord Jesus Christ, Dr. Jose Protasio Rizal, and many others. You know, teaching is not only an occupation and a profession, but it is a vocation. When we say vocation, it is actually our mission in shaping the minds and the future of the youth. So my dear teachers of MBAS Unit 1, I know that even in the midst of pandemic, you are doing your best to educate our learners and helping them to cope with the challenges of the time. Please remember that as your school head, I am not oblivious of all your sacrifices. That is why this is the opportunity for me to thank you. Even if I cannot tell this personally to you, but through this technology, I would like to thank each of you. I would like to extend my deepest and sincerest gratitude for all the efforts that you have exerted, all the efforts that you have done for our learners. Ang tema po ng ating pagdiriwa ngayon ay yung Gurong Filipino, kapalikat sa hamon kasama sa pagbangon. Parang ganun po yung pinakapaksa ng ating celebration. You know, this is kinda different because if we are just having face-to-face classes and we can go to school, we can have some activities that would really make each of us feel the importance and the revelry of this occasion. Anyway, even if we are in our respective houses, because all of us are in the work from home scheme, still I know that you can feel the warmth of the greetings from your students, from me, and from the parents to all of you in this World Teachers Day celebration. Alam ko po, mga pagod po kayo sa napakaraming gawain, pagod po kayo sa pag-check ng mga papers or outputs ng mga estudyante. Alam ko rin po na nakukuha ang oras ninyo sa pakikipag-ugnayang madalas sa ating mga mag-aral at mga magulang. But my dear teachers, please keep this in your mind and in your heart that the nobility of the teaching profession cannot be measured. Please instill this that the teaching profession is the mother of all professions and occupations. Totoo po yan. Kung walang teacher, wala rin yung iba't ibang profession. Kaya po kayo, mga kasamahan kong guro sa MBAS Unit 1, tuloy-tuloy lang po tayo kahit kadalasan ay nakararanas tayo ng paghihirap o mga matitinding hamon. Magkakaisa po tayo, magkakabalikat po tayo. At ngayon po na tayo po at ang bansa natin ay bumabangon sa gitna ng pandemyang ito, sana po ay magkaroon tayo ng positibong pananaw. Let's have an optimistic mind so that our learners will also have this kind of perspective. So yun lamang po. Sana po sa simpleng pagbati na ito mula po sa akin ay maramdaman po ninyo ang akin pong pagmamahal at pagkikare po sa inyo, mga minamahal kong teachers sa MBS Isyo Senior High School Unit 1. Masaya ako na naging principal niyo ako. At hindi ko alam kung hanggang kailan ako principal sa MBAS Unit 1, but I have witnessed the sincerity of many teachers in MBAS Unit 1 to educate the learners in the best way possible. Maraming salamat din po sa ating faculty club president, si Ma'am Bonita Gumbok, at sa mga kasamahan niya pong
mga faculty officers sa pag-organize nitong simpleng pagkilala natin sa ating mga kasamahang guro. At syempre po, ang ating pong Schools Division Superintendent din na si Ma'am Nerissa Lusaria kasama po ng kanyang mga kasamang official sa Schools Division Office of Caloocan City ay ganun din po ang ipinahatid na mensahe. Ang pagsaludo po nila sa inyong lahat na mga teachers o mga guro dahil sa kadakilaan ng inyong gawain. Thank you very much. Keep safe and God bless all of you.